Ayon sa pamantayan ng tao, hindi niya nakikita kung alin yung pamantayan ng Diyos na walang iba kundi ang mangyayari sa dami. Sa dami, tulad na yung pinakayag, wala ng pag-aasawa. Wala ng pag-aasawa. At dapat din natin makita na bahagi ng pagtugon na iba yung sitwasyon doon sa buhay pagkatapos ng kamatayan at iba ang sitwasyon sa buhay dito sa daigdig na ito. Sabi nga, pinahayag na ako rito sa muling pagkakuha, hindi na kinakailangan ang pag-aasawa. Kasi wala na ang katawan, andun na lamang ang Espiritu. Kung tatingin mo nga po natin, kung bibigyan tayo ng panibagong katawan, yun ay kung tawagin nga po sa banal na kasulatan, ay makalangit na katawan. Kaya, paliwanag na yung pinahayag na doon sa dami, wala nang pag-aasama. Kaya rin po, bahagi rin po ng pagkilos na kung sa ay tinutugunan ni Jesus na hindi ito yung dahilan para sabihin mo na walang muling pagkabuhay. Sabi, dahil sa pwedeng natin sabihin na yung sitwasyon ay hindi na applicable. Narin, yung pamantayan ng mag-aasawa at ang pamantayan na hinahanap ng daigdig na ito tungkol sa mag-aasawa. Bakit? Dahil doon sa langit ay wala ng pag-aasawa. Para din po matukunan yung ipinahayag ng question ng muling pagkabuhay, ay kinomni ni Jesus yung sa banal ng kasulatan, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Jacob. Nakutusin ko ay nung panahon na yon, ay wala na si Abraham, wala na si Moises, wala na si Jacob. Pero yung Diyos na yon, Diyos ba rin ni Jacob? Bakit? Kasi para sa Diyos, may muling pagkabuhay. Pero nais po natin bigyan ng pansin, ay kumisan po yung mas malalim na pagdiriwang natin po sa Ebanghelyo, ay marunong matutuloy po tayo na sana po sa pag-approach natin ang problema. Meron tayong tinatawag na kumisan gusto natin solusyonan yung problema. Na kumisan yung pansamantalang problema, nagiging permanente. Yung temporary solution become the permanent solution. Bakit di na nabago? Pero kung natusin mo, yun ay isang solution na permanente lamang. At kumisan doon, yun yung problema mo. Yun ang isa sa mga tinatawag nating problematic situation. Na kumisan nagbibigay tayo ng solusyon na temporary, na kumisan ay mayroong consequence na hindi na unawaan ng tao. Yung pagbatas na ipinangayon po rito ay kontusin po ay isang napakagandang alimbawa. Bakit po? Kasi po rito yung panahon na papapansin po natin na ang mga Israelita ay isang maliwit na bansa. They're always at war. At dahil po they're always at war, para po doon sa tinatawag po natin yung masigurado na ang bansa ito ay mananatili. Of course, anong kailangan? Inakailangan. Kailangan
mayroong mga mamamayan. At para po sa mga Israelita, they would like to be sure na yung bawat Israelita ay mayroong maiiwanan na tawagin nga po natin mag-indekpay sa kanya, sa kanyang lipunan. At ito ay sinasalamin ng anak. At the same time po, ito ay solusyon kasi po sa panahon ng mga Israelita 2,000 years ago or more, kasi yung po sila po ay nauna ng 3,000 years ago ay para po kasi sa kanila noong mga panahon na yun, yung babae hindi pwedeng magtrabaho. Siyempre, kapag namangayan ka ng asawa at hindi masisigurado kung sino ang susunod mong mapapakasawa, ano mangyayari sa'yo? Hindi ka pwede magtrabaho eh. Kaya nga po, yun din yung problema ni Noemi at ni Ruth. Kung mapapansin po natin. Kaya, ano yung mangyayari sa kanila? Kasi yun ang sistema nila. Magugutom sila. Kaya, bahagi ng kanilang batas pantipunan na ma-insure na yung babae na naging bago ay hindi maging, kung tawagin po natin, ay destitute. Hindi na lamang magiging palaboy. Ay ito yung isa sa mga batas, kung tawagin nga po natin, ay pantakal. Kasi kung hindi nila idadagay yung batas na ito, ay marami sa kanila ang magiging palaboy. Kasi yung mga lalaki ay ginagawa nilang sundalo. Sila ay palagi ang aking pag-away. Nakita naman po natin yung sa lumang libang. Ay magugulo yung lingkunan kapag ganun po. Ano kasi wala silang sistema para tugunan yung sitwasyon ng mga babaeng bago na hindi nagkaroon ng anak. Kasi kahit na masabihin natin na magkaroon ng anak, ay merong mga alaga sa kanila na masisigurado yung kanilang kabuhayan sa lipunan ng kanilang ginagalawa. Kasi bakit merong anak eh? Pwedeng masisustento ka ng istalo na kinabibilangan nila. Kaya din po, ito'y isang hamon na kundusin na maging bahagi rin ng ating pagninilay. Na kung minsan, ay maging aral din sa atin na sana po sa mga sitwasyon na kinabibilangan. Bagaman kung minsan, may mga pagkilos na dapat natin bigyan ng pansin. Kinakailangan po na makapag-isip tayo ng isang solusyon na hindi lamang tapal-tapal. Kasi kung umisan yung naging solusyon natin eh, tinatapalan lang natin. Kung sa bago, malimbawa, alam nyo yung tapal, masakit dito, natapalan mo lang ito. Pero hindi mo nakikita na ano ba talaga yung sakit. Kaya kung umisan, dahil sa tapal-tapal lamang ang iyong solusyon, hindi mo talaga nabibigyan ng kagalingan yung bahagot. Kasi yung tapal mo, hindi yung talaga yung pinakasolusyon. Kasi hindi mo nakikita pa yung talagang problema. Kaya dapat din po, maging maayos din po, ito yung isang napakalaking hamon din mo natin ng pagkilos na mag-isip tayo ng mga solusyon. Kaya lang po, kung isa po, ito ay nangangulugan ng mas malawak na pagtugon sa lipunang ating ginagalawa. Na kung may minsan nga po ay kinakailangan natin ng mabigyan ng higit na pagninilay o
Kung tawagin nga po natin ay yung pag-unawa ng ibang tao ay panahon ng pag-iisip na yung mabibigay natin ng solusyonero ay magiging pangmatagalan na solusyon. Hindi lamang po yung pansamantalang solusyon. Kasi bakit? Baka akalain kasi ng tao, it will become the norm. Yun ang maging bahagi po ng papyrus na baka ito yung nakagawian natin. Eh baka sabihin nila, ito yung tama. Kasi bakit tumagal na eh? Eh pero tutusin, sa una pa naman, ito ay pansamantali ang solusyon lamang. Tama lang ito. Pero dahil tumagal na yung tama, yun, nagiging kaisipan, ito yung kadakaran. Kaya ang punitusin ko, malaki yung hamon na ibinibigay ko sa atin sa lahat ng ating pagkilos na makita po natin mag ito man ay sa tahanan natin o maging ito man ay sa lingkulan ng ating kinagalawan o maging sa ating parokya. Kaya na, kumisan, may ilangan po natin. Medyo may long range. May dumahaba ang preparasyon at ang pagkilos. Kaya na, alam niyo naman natin sa ating mga Pilipino, isang problema natin kumisan, mainipin tayo. Mainipin tayo. Kaya kumisan, ay hindi nagiging ang binibigay natin sa Mission Provincial kapag tayo ay nainig, ay yun na lamang, ay hindi na tayo nakapag-iisip ng mas malawak na pagninilay, lalo-lalo na po sa ang mga problema na hinaharap natin sa daigdig na ito. Kaya ano sa kalimbawa na naman nakikita po natin, no? Ay isa na mga na halimbawa po dyan ay yung utang. Ito na may mag-utang naman eh. No? Pero yun po, kung tutuusin, no? Ay maiwasan natin ang utang tayo anin. Itong pag tinabagitin. At kasama sa gintuan ay kasama rin dapat doon ay may bigyan ng pansin na alit-alit dapat ay mayroon kang isusubi para ho sa mga emergency situation. Hindi, kasi tayo gusto natin ay ubos-ubos biyaya. Yun ang kalimitan na bibigyan natin ng pansin. Eh kung isa hindi napapansin ng tao, ano? Lubog na pala sa utang. Bakit? Yung kasi ang kaisipan eh. Kapag may problema, uun. Walang long-term na pagpaplano. Kasama na dyan, yung mga maaaring mangyari kung sakaling man magkaroon ng problema. Kasi bahagi yun. Namang po Singapore, sabi nga po natin, tapal-tapal lang. Pero ito yung dalawang tulong natin sa harapan ng puro may kamay. Na sana po sa ating paninilay ay tingnan din po natin. Tingnan din po natin para kasi yung mga kung tawagin natin ay pansamantalang nating mga solusyon maging matagalan na. No, kasi bakit hindi na natin na-update? And then, anong mangyayari? Mas nagkaroon ng isang mas mabigat na problema na hindi nakakayanin ng pansamantalang solusyon.
And then lahat ay mawala. Kaya kung mawapansin po natin na ito ay isang pagtigilay na kinakailangan talaga natin na pagtuunan ng pansin. At ipanalangin natin sa harapan ng buong may kapag, lalo-lalo na ko sa ating mga pagkilos tungkol sa ating mga sitwasyon na kinabibilang. Kaya po kung isa niyong tao, hindi niya alam na yung problema na inaharap nila, bumibig. Bakit? Kasi ang binigay na solusyon, ang binigay na gamot, tapa-tapa lang. Hindi talaga nakita kung ano yung kanyang problema. Natabunan na ng tapa. Hindi talaga nakita yung sakit. So, ano nangyari? Hindi nabigyan ng tamang gamot. Hilingin natin sa kung may kapag. Maging sa ating pagkilos at maging sa ating pagtugon. Ano bang sitwasyon na kinabibilangan natin? Itanong natin, ito ba ang solusyon na ito ay short term o long term solution? Sana po, huwag tayong manghinayang na bigyan ng pansin yung mahabang preparasyon punan ang problema na inaharap natin sapagkat tapat pagtinilay ng long-term solution. Tayo po ngayon mayroong gun o magpo-first communion. So, isasama na po natin sa pananampagdiriwang ng misa. So, kasi ito po adult na mas punanapin. Kaya ako natin dito bibinyagan kasi magtatanggap ng komunyon. Hindi naman ang pwedeng tumanggap siya ng komunyon na hindi siya binyagan. Kaya pinagsama na namin sa loob ng pananampagdiriwag ng misa yung binyag at saka yung kanyang komunyon. Kasi magpapresgaming hindi naman bakit ang isama sa loob ng misa. So dahil sa bibinyagan, para isang preparasyon lang, dito na rin natin loob meal. Ay nagagalak na magkatipon-tipon sa pagdiriwang na ito para may temporary na maging kanin na atin sa bayan ng Kristiyano. Sa pasimula ng ating pagdiriwang, mangyari lamang na ipahayag ang kayunin. Anong nais mo? Isang Kristiyano, kailangan para kang maging Kristiyano. Pero bago po bibigyan ng kailangan ng kinakailangan ng magkakaroon sa'yo, yung binyag ay ibibigay sa'yo. Pero alam mo ng kailangan para kang mabinyagan. Kapag kapininyagan, matatanggal yung kasalanan. Pero bago kapinyagan, anong kailangan sa iyo? Anong kailangan mong gawin? Kapinyagan ang muna eh.
baka nabibili niya dami. Anong kailangan para kayo'y mabinyaga? Thank you.
come. Napakal po natin ang bagong binyagan, no? Bago pa sa akin ng aming simba. Handa po natin ang paghahandog ng mga nangin kayo mga kapatid upang pag-ahayo natin kalugdan ng Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapin niyo nga ng Panginoon itong pag-ahayo sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakakinabangan at sa buong sambayanan niya ang banal. Ama namin, lumikha ay pagkaloob mong marapat na ganapin ang banal ng pag-aayin
na masugid ng pinagtanggol si San Agustino sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ang maraming pagkapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalapan na si San Agustino ay parakalap. Si kabalari namin ay panigindigan na ikaw ay pahayag kahit si mamatay. Sabagat nilirapat mong kanyang matulala ng imanak na naghahari ng sariling buhay. Tulad na nagalap sa imanak at tubuh ng mga matiling umanak, hindi dahil sa kanyang nagtikas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya ay isa ng mga anghel, isilawin ng mapuhi sa iyo ng walang umpay sa malaking kanyang. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hindi naman ang matapos sa mga naninawa kanya ang kalis. Muli kanyang pinasalamat. Iniabon niya ang kalis sa kanyang mahalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aming dugo ng bago at ulang katipan. Ang aming dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa amin. Sa amin kami magsasalo-salo sa panawalan ng buhay ni Kristo
ayaw umunod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ningapin mo ang simbahang nag-anap sa buong tayo. Pusmusin mo kami sa pag-ibigay sa aming Francis ni Benaventura, anak na ng kapareal. Malalahanin mo rin ang mga kapatid namin na ang layo ng ipag-asang sirimuling mabubuhay. Dahil hindi na lahat ng mga kumanaw. Kaawaan mo sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo rin ang kami lahat na makasal mo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mga nabereng balilagina ng Diyos. Kaysa ng mga mustura na lahat ng kabanalan ng buhay, Diyos na ibig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwag naman namin ang pagpuri sa karanaman mo. Sa pamagitan ay manang ang aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya sa kanyang lahat ng karamang magpuri sa iyo, Diyos abang magpagyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng hanggan. Amen. Upang makapagpalampas tayo na mga solusyon na magbibigay ng pamatagalan na pagkilos sa mga problema na inaharap natin. At sa mayroon. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mga palad, ang mga inaanyayan sa tingin ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.